Gusto mo bang magnegosyo? Oo. Maraming taong gustong magnegosyo, pero paano nga ba mag-umpisa kung wala ka namang background sa sales? O kaya, di naman negosyante ang aking magulang eh. Eh wala naman akong puhunan o pera pang umpisa. Hindi naman ako nagtapos ng aking pag-aaral. Eh, wala naman nagtuturo sa akin o nag-guide kung paano mag-business. For today's video, I want to give you some tips o negosyo tips para makapag-umpisa ka ng sarili mong negosyo. Bago ko i-share yung mga tips na yon, please panoorin mo muna ang intro. Negosyo. Ang tanong ko sa'yo, gusto mo bang magnegosyo? Oo. Pero paano? As I've said earlier, maraming hindrance or what ifs o mga dahilan. Gaya ng kadalasang naririnig natin, kung gusto, may paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Kung puro plano at hindi ka kikilos, di ka talaga aasenso. Ang perspective ko sa buhay, nakasalalay ang tagumpay sa willing talagang mangarap at matupad ang kanyang pangarap. So right now, what if? Let me ask you this question. Kahit wala kang kaalam-alam at hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, pwede ka pa rin magnegosyo. So gusto mo bang matuto? What if? Kahit wala kang puhunan, wala kang kapera-pera, pwede ka pa rin magnegosyo. Another question. Gusto mo bang mag-umpisa? What if, kahit walang nagtuturo sa'yo, pwede ka pa rin magnegosyo? Eh, wala nga magtuturo diba? So, nandito si Wasap Ma'am, magtuturo sa'yo. The reason why I want to share this with you, this information para magkaroon ka ng idea lalo na sa panahon ngayon ng new normal situation. So, willing ka bang matuto? Willing ka bang mag-umpisa? Hindi ko tinatanong kung may pera ka. Hindi ko tinatanong kung gumraduate ka. Hindi ko din tinatanong kung may alam ka. Ang tanong ko lang ay willing ka bang mag-umpisa? Kung willing kang matuto, mag-umpisa at magsarili. Sa susunod kong video, i-share ko sa inyo how to build business from scratch. Umpisahan mong magnegosyo, aasenso ka later. Because I believe everyone should be a negosyante. At sa next video ko guys, I'm gonna share with you the true mindset of an entrepreneur. Dito, malalaman mo kung ano ang akma o bagay o ang interest nyo. Kasi kung hindi nyo malalaman ang diskarte, it's just a waste of time and money. In my next episode, I'm gonna teach you how successful entrepreneurs think and act. Paano ang diskarte sa pagnenegosyo? At especially, I wanna share you dun sa mga matagal nang nag-employee o nagtatrabaho at sa mga matatagal nang nasa abroad o ang mga OFW. Alam nyo guys, iba kasi ang mindset ng employee at ang negosyante. So I would like to help you to switch your mindset from employee or employment mindset to entrepreneur mindset. At i-share ko din sa inyo yung mga bagay na hindi mo dapat gagawin. Hindi yung dapat mong malaman, kundi yung
dapat na huwag mong gagawin kapag ikaw ay negosyante. Avoid the common mistakes of people who fail in their business. At hindi lang yan, i-share ko din sa inyo ang skills. The skills necessary to run a business. So guys, kung excited kang malaman, don't forget to like, subscribe kay Wasik Ma'am, and share this video sa mga kaibigan nyo at sa mga gustong magnegosyo. Share this video to inspire people and want to start a small business and to have a mindset of being entrepreneur. So, alamin mo muna kung paano mag-umpisa ng sarili mong negosyo. So, for those people who are interested to start a small business, at paano mapalago ito? Para sa mga karagdagang katanungan at nais matuto, mapalago ang kanyang kaalaman kung paano mag-umpisa ng business, meron po akong ilalagay na link sa ibaba ng aking description. Pwede niyo pong bisitahin yung mga references na na-attendan ko rin at malamang makakatulong din sila sa paglago ng iyong negosyo. Bye for now. Thank you for listening. I hope na inspire kayo, magkaroon kayo ng enthusiast na magtayo ng small business. Hindi lang puro YouTube. Siyempre, kailangan mo rin may magsusustain sa pang-araw-araw niyong pangangailangan. Okay guys, maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa aking mga kaibigan sa YouTube, sa Engineer Willie Vlog Community, sa aking mga team sa buhay sa New Zealand, sa team Malaysia, solid premier supporters, and sa team Gora, sa team Kabornik, at shout out na rin si Buhay sa New Zealand, si Sir Eric Mata, at ang kanyang first lady si Ann Summer Mata, at may nagpapa-shout out na rin, yun.